Hi, magandang hapon. Kahapon, ang pinakita ko sa inyo, yung pinaka, hindi naman talaga pala, no, sorry, hindi pala ito yung pundo, pinakapunda siya ng sa, yung kung sa Silya. Ito yung kahapon na tinahi ko na bilog. Hindi ko na bidyuhan pag ano yan siya bilog. Bakit nakalawit ito? Kasi ang ginaya ko yung tahi lang nung original ng ano pundo nila doon, yung pinakapundo nila doon, ganito ang tahi. Ang sinukatang ko yan. Kasi yung gilid nito yung ano, gilid ng pinakatropilo niya, parang pabilog na ganun. Yung gilid, parang pabilog siya ng ganun. Kaya ito yung ginawa ko. Ang ginawa ko, ito lang ang sinukatan ko. Ito, tapos ito. Tapos, binilog ko. Tapos, yung kapal, sinukatan ko. Yan ang kapal niya. Tapos pag sinuot mo siya, parang nasa gitna yung ano, bilog. Kasi yung gilid noong bilog na yun, parang nakaumbok ng gano'n. Kaya ganito ang ginawa ko. Yan siya. Kaya pag sinuot mo siya doon sa tropilo, ay nakaumbok yung gilid. Ngayon, ang tinatahi ko naman, yung punda rin, pero square naman ito, doon sa may upuan, inuupuan. Kaya, ito natahi ko na kanina. Yan. Ang side nito, isang side lang ang may tahi. Yung, para yung kagaya ng ginagawa ko sa bed sheets, o ano, sobre kama, na isa lang ang may tahi. Kagaya nito. Isang side lang ang may tahi. Ito buo. Bali, ito ang nasa ibabaw. Hindi nakikita yung tahi. Binaya ko din lang doon. Pero yung sa kanila, yung tahi nila, paha itong gilid, paha. Ito hindi. Isang side lang din ang may tahi. Yung isang side sa taas, ganyan. Isa lang dito lang ang may tahi sa baba. Dito, sa ibaba, walang tahi ito dito. Walang tahi yan dyan. Buo. Agaya nga nito. Yan. Ito lang ang may tahi. Kaya, bago ko rin binuo, unang kong kinabit yung zipper. Ayan yung zipper. Kinabit ko agad yung zipper bago ko binuo yung gilid. Kaya pag kayong nagtahi, sundin nyo lang itong ganitong paraan kasi madali. Kasi kung buuin nyo bago ikabit ang zipper, mahirap. Magbubulso. Ito, tuwid siya. Tuwid siya. Kaya lang, pag ganitong tila, kailangan talaga may tupi. Kagaya nitong bilog. Itong bilog, kasi nag-ihimulmul, yung gilid nito ay nilagyan ko na lang ng bias para hindi siya mag-run. Yan. Wala kasi akong overrun na makina, kaya yan ang ginawa ko. Nilagyan ko na lang, makinis, at saka hindi siya maghahaghag. Ayan, tandaan ninyo, isang tip ko na yan sa inyo, na yun ang kagandahan. Kahit wala kang overrun na makina, mga single lang ang makina natin, gagawa natin ng paraan na hindi siya mag-run. Kagaya nito ngayon, ito naman ang ginawa ko, ang isang side nito, medyo nilaparang ko para yun na rin ang itutupi ko. Hindi na ako maglalagay ng bias. Kagaya nito, nakalawit siya, magkahiwalay sila,
Tapos, medyo mataas yung isang kabila kasi itutupi ko na siya ng ganun para hindi na siya mag-run. Kaya ito ang titingnan nyo ngayon para nyo malaman din yung paano ang pagtahi. Siya, oh. Tinupik ko ng ganyan para makinis. Makinis ang ano natin ito. Pero pag ganito kasing tela, ano, nakakatakot. Konting kamali lang, nag-ano siya, nagra-run, nagtatas-tas ba, kasi cut sa tuwi, cut sa canvas ba, cut sa ito na makapal. Meron silang binili na lubid. Ito, oh. Ito talaga yung panglagay sa mga sa seat cover. Ito yung nilalagay sa gilid. Kaso mo, ang aking freezer foot na ano, pangkabit dito, nawawala. Kaya hindi ko na siya kinakabitan. Maganda naman din ang ganitong ano, nasa pag-uusap lang yan. Pero kung magpipilit sila na ano, lagyan ng lubid. Useless lang kasi yung lubid naman ay pampa-arte rindan din lang naman yan. Maganda nga, ang kaso mo nga, wala naman akong ano, gamit ng pang ano sa ano, sa lubid. Yan siya, o. Kinis ang gilid. Isang side lang pati. Diba? Isang side lang ang may tupi. Malinis. Dito wala. Kaya yan ang gagawin din ninyo. Kasi pintaha yung ganitong yari. Ano ba ito? Tumukot ng aking simuli. Uy, kunyari sa'yo. Ay, Diyos ko, kahapon. Nagtahi ako kahapon, diba? Yung bilog tinay ko. Galit yata sa akin. Umapin ako. Linggo, nagtahi ako. Alam nyo ang nangyari. Anim na karayom ang putol. Naubos ang karayom. Para mabawasan nyo kapal, lupitan nyo. Kasi ang hinahabol ng mga nagpapatahi, yung makinis, pulido, kahit mahal, medyo mahal ang ating
gawa, hindi kagaya dyan ng mga nabibili na ano lang ang tahi. Maganda rin naman ang mga tahi nila, kaso lang medyo hindi masyado matibay. Pang ilang laba pa lang eh, tastas na, sira na. Kaya hindi natin matatagalan paggamit. Diba? Sayang din ang pera. Pero kung ikaw marunong ka magtahi, walang problema. Diba? Yun ang kagandahan ng marunong magtahi. Kaya ito, tinuturo ko sa inyo kung paano. Ang laki ng minus mo, bibili ka na lang ng tela, tapos tatahiin mo. Isa yung bibili ka ng tela, tapos magpapatahi ka, doble. Doble gastos. Pero kung kagaya nito, nga medyo nagtitipid ka, makakaminus ka. Thank you.
Tapos yung zipper, dito ko siya inilagay sa baba. Sa baba. Kasi ito bali, ito yung ibabaw. Kaya yung zipper niya, dito siya sa baba. Ayan. Makinis siya, tignan. Wala siyang tahi dito. Nandito lang yung tahi. Baba, pinakababa yan. Ganun. Parang ganun siya. Hindi, ganun. Ayan muna ang ating turo ko sa inyo ang pagtahi ng isang tahi lang sa baba lang, sa baba. Halimbawa, ito lang sa baba lang ang may tahi. Ang hirap nang wala ano. Ganun. Ito yung sa ibabaw. Dito, natatago yung tahi. Ito sa ibabaw, wala siyang tahi. Diba? Maganda tignan, malinis. Ito yung sa ibabaw, yung inuupuan. Tapos, itong isa na bilog ay true bilog. Upuan lang ito ng pare. Maganda talaga ang ano, katsa. Kaya lang, ingat lang kasi naghahaghag siya. Yun ang mahirap sa katsa kasi naghahaghag yung tela niya. Pag hindi maganda ang hawak mo, baka maubos yung tatahiin mo, wala na. Kaya lalagyan lagi ng allowance. Yan. Hanggang dito na lang muna at napahaba na naman tayo. Ingat-ingat, no skip pads, yun ang tulong nyo para sa akin. Natanda na si nanay. Bye-bye. Happy hapon.